Okay, hi guys, back again with me, Cyber Dudes, and for this time, ang ituro ko sa inyo po ay, o i-share ko sa inyo po ay, paano ba mag-appointment sa, mag-set schedule appointment sa, online, sa, para sa passport po, DFA. So, kasi, yung iba, hindi pa nila alam kung paano. So, this time, i-share ko po na paano mag pa-appoint sa online. So, let's start. Just open Google or maybe Google Chrome or Firefox. Para sa akin, yung Firefox. Firefox muna. So, type nyo lang DFA appointment. Yan o. So, ito po, click nyo. Okay, so, dito na tayo. Ngayon, ito po, may button ito, start individual appointment, start group appointment. So, pag group kayo, pag marami kayo, so, pwede kayo dito, click nyo dito. Pero, pag individual kayo, dito, pwede kayo dito. So, pero, click mo muna to para sa agreement. Then, start. And click OK. Okay. So, dito po, country, region, yan, Asia Pacific, tapos country, Philippines, then, dito po, select, dito, yung malapit sa amin kasi depende sa iyo sa Cagayan de Oro, yung sinyo, saan yung lugar nyo, dito, Baguio, SM City, ganon, Davao, Davao, SM City, or saan ba, Ilocos Norte, kahit saan po, sa inyo, yung malapit sa inyo. So, dito, try ko lang dito. Okay, so, ito po yung ano, yung office name dun sa General Santos sa DFA, State Region Consultant Office. Tapos yung address nila dito, Robinson Place, Jensen Jose, ito ulit, dito po. So, pwede rin ma-view yung map. Ma-view yung map nila. Okay, hintay mo na kasi yung, ayan, dito po. Yan, Google Map nila. So, nakita nyo na. Dito lang. Okay. Back. At ito, contact number nila. Ito po yung contact number nila. So, pwede ka lang mawag. Pwede ka mag contact detail nila. So, next natin. Next natin. Wait lang. Ayan. So, nakita niyo po, please be advised that your chosen time slot is reserved for 15 minutes. So, hanggang 15 minutes lang talaga po yung pag-open niya dito. Pag nalampasan yun, wala na. Baka ibang date na naman. So, ito po. Earliest available appointment, 11 April 2019. So, ito. Ito po. Yung red one, ito ay available. So, pwede kayo dito. Pwede kayo dito. Tapos, 24, 25, yan. 26 pwede. So, dito lang. So, try natin yung 11, ha. 11. So, ito, pag-click nyo 11, may time dito. Anong gusto nyong time? Anong gusto nyong time? Pero, ito, not yet available na. Kasi puno na siguro. So, ito, 15 available. So, alas 3 to alas 4 to. Click natin. So, pag-click natin, i-click nyo dito, I'm not a robot. Then, traffic time. Oh my goodness. Okay, try natin to. Try natin verify. Okay, so next natin. Okay. Oh, ano ba yan? Ayan.
So, i-click nyo yung detail dito. I-type nyo yung mga detail nyo dito. Mga detail dito. Tayo nyo. Ganun. Tapos, pag next nyo, ayan, may ganito. Basta i-ano nyo dito. I-fill up nyo. Pag fill up nyo dito, lahat. Patapos nyan, may code na ibibigay sila. May code sila ibibigay. Tapos, yung code, punta, saan kayo magbayad? Pwede sa Robinson, pwede sa 7-Eleven. So, magbayad kayo doon. Pagkatapos ng bayad, yung email, mag-email sila na okay na yung ano nyo, yung reservation nyo, na okay na yun. So, pwede na kayo mag go sa schedule nyo. Pero, kung hindi ka nakabayad ng hanggang 24 hours, so yung appointment nyo, masasara. So, next na yun. Hindi ka na maka-avail sa schedule na yan. So, next na naman na gawin mo. So, ang kailangan mo lang is magbayad ka sa 7-Eleven or saan yung pwede ka magbayad. Tapos, makatanggap ka ng email, yung email nila. And then, pwede ka na pagkatapos mo magbayad, makatanggap ka ng next email na naman na okay na yung schedule nyo. So, gano'n lang po. So, pag nagustuhan nyo yung na-share ko na video, sana naman na mag-subscribe kayo. I-click nyo lang yung button subscribe, tapos i-click nyo rin yung ring button para ikaw yung first na makatanggap ng notification para sa new video ko po. So, pag may i-share kayo na maka-share ng kaalaman dyan, pwede nyo i-comment sa comment box below. So, thank you po and God bless.